narito na naman tayo para sa isang napaka-sweet at nakakakilig na love story nila Kalingap Edo at Ate Viancy. Ulan mo ay aking makilala. Sa pagpapatuloy ng ating love story ay dumayo na naman ang Kalingap team sa bahay nila Viancy. Kakaiba daw ang pagkakataon na ito dahil ito yata ang pinakamaraming dala ng Kalingap team sa kanilang pagpunta kay Viancy. Kaya naman, medyo kabado daw si Kalingap Edo dahil mukhang may gagawin siyang special ngayon para kay Viancy. Inalala na si Kalingap Edo na kung pwede ay mag-behave daw muna ang Kalingap Boys dahil napaka-importanting araw daw na ito para daw sa kanya at kay Viancy. Mukhang may surprise siyang ibibigay kay Viancy. Ano kaya ito? Ngunit bago tayo tumungo sa isang surprise ay pumunta muna ang Kalingap team. Nagtulong-tulong sila sa pagbubuhat ng napakaraming gamit na regalo ng mga sponsors na ipinaparating lamang kay Viancy at sa kanyang pamilya. Idagdag pa na napakasweet nga ni Kalingap Edo dahil may dala siyang bulaklak para kay Viancy noong araw na iyon. Paseng, kung ano? Happy Mansari po. Inunahan mo na agad ako. Thank you, thank you. Updated ka. Ito nga, sinusurpresahin nga kita eh. Para sa'yo ito. Thank you. Happy Mansari. At may cake pa. Pusok po muna. Good. Grabe. Abo po kayo. Sobrang special nito ah. Pasok po kayo, Kuya Iyo. Naku, kaya naman pala prepared na prepared si Kalingap Edo ay dahil Mansari nga pala nila noong araw na yun. Ito ay kanilang fourth Mansari, kaya naman napaka-special ng araw na yun. Napakarami niyang dalang bulaklak at ganoon na din ang mga fans nila. Bukod sa mga bulaklak ay nagtambak din ang mga cake na kanilang dala. Sila ay may dalang apat na cake para kay Viancy. Parang wala na nga mapaglagyan ng mga gamit dahil napakarami nito. Grabe, pinagpapahalagan mo talaga lahat ang binibigay namin sa'yo. No? Ako ba, pinagpapahalagan mo? Naman po. Upo po kayo ba? Ano? Sige na po. Upo na po. Nakawa ka mo ako. Nakakarami ka na. Nakakarami ka. Ha? Ano? Ay, nako. Trabaho ko yan eh. Dapat. Happy fourth Mansari. Happy fourth Mansari po. Grabe. Ang bilis, no? Napakabilis ng oras. Hindi ko akalain na gano'n na pala katagal ang ating samahan. Hindi ko nga rin pakalain ito ng mga worth it naman daw ang pagbibigay kay Viancy dahil lahat ito ay inaalagaan niya. Makikita naman sa kanilang bahay na ang mga gamit na pinamigay ay maayos pa rin at mga nakadisplay. Tumuloy muna ang Kalingap team at nagpahinga ng siglit sa bahay ni Viancy dahil nga napagod sila sa pagbibit-bit ng sandumakmak na regalo para kay Viancy. Maya-maya ay halata ang pagkabalisa ni Kalingap Edo na para bang may gusto siyang sabihin kay Viancy. Ano kaya ang sikretong gusto niyang sabihin? Ano? Paano ba ito? Sasabihin ako sa'yo. Ano pa yan? Nahihirapan ako sabihin. Gusto kita. Ano po? Wala. Sana sabi ko na ang gusto ko sabihin kung di mo narinig. Kala ka na bumingi-bingihan ka lang. So ano ito? Ano po yun? Pahirapan mo ako eh. Hindi ko po narinig. Hindi ko ba? Nangipot ko andito lang. Ano nga po ulit yun?
Kaya naman pala kabadong kabado si Kalingap Edu dahil umamin na siya kay Viancy na may gusto nga siya dito. Ngunit hindi yun na rin ni Viancy kaya naman sayang. Pagkatapos nun ay napag-usapan nila ang pag-bemuse ni Viancy sa kanilang barangay. Talaga namang nagsiselo si Kalingap Edu dahil kung po pwede raw ay gusto niyang siya lamang ang nakakakita kay Viancy dahil nga sa napakaganda nito. Ngunit dahil wala naman daw siyang karapatan ay okay lang daw yun, supportado niya daw si Viancy. Wala po kayong tiwala sa akin. May tiwala ako niya. Sa kanila wala. Okay. Ano po, ano? Ayaw niyo po ba sumali doon? Hindi ah. Okay sa akin. Sumali ka lang doon. Walang problema sa akin. Ba't ang dami niyo po sinasabi kanina? Parang minamarningan lang kita doon sa mga possible na pwede mangyari. Diba? Pagka sa mga ganyang mga muse, minsan may mga medyo nakakaano lang. Ako, ayoko marami nakatingin sa'yo, no? Maliban sa akin. Matapos kang comfortin ni Viancy, si Kalingap Edu ay gumalaw na sila sa kanilang bahay. Makikita natin ang mga pinimigay ng mga fans, ang mga ref, ang water dispenser, yung mga pangnegosyo nila at yung mga washing machine. Talagang iniingatan nito ni Viancy dahil lubos ang kanyang pagpapasalamat. Maya-maya ay may topic na naman silang napag-usapan. Sabay-sabay. Ano nga po pala yung sinabi nyo kanina? Sabihin nyo na po matagal pa pong birthday ko. Matagal pa? Panuuri mo na lang ulit. Basta. Hayaan mo na yun. Tara na lang. Sayang sa oras. Buksan to na lang lahat nito. Hindi nga makamove on si Viancy sa hindi niya narinig na sinabi ni Kalingap Edu. Ganun pa man ay sabi ni Kalingap Edu, panoorin niya na lamang daw ang video para malaman niya kung ano ang sinabi ni Kalingap Edu. Pagkatapos nito ay nagbukas sila ng napakaraming regalo galing sa mga fans at supporters. At nag-stand out nga ang isang gift na ito dahil ito ay isang pintas na sinuot ni Kalingap Edu kay Viancy. Kaya naman kinilig ang mga manonood. Yan o, wala. Wala kang kiliti dito. Yung buko. Tatawa ko sa inyo. Sikla yung buko. Yung buko na lang kasi. Oh, hindi kita niyaka pa. Ano lang ako. Hirap kasi. Ayan. Wow! Grabe. Yan, bagay na sa'yo, no? Ayan. Oh, bagay na. Pwede ako isan ka, oh. Init po. Init nga, no? Ayan po, palapakan natin. Ayan yung stand. Sobrang laki. Napaka-sweet talaga nila, no? Talaga namang napakarami din ang nagbigay sa kanila ng regalo. Meron pang nagbigay ng isang flat screen TV na napakalaki. Pagkatapos nga noon ay nagpahinga muna sila at kumain muna ang Kalingap team sa bahay nila Viancy dahil sa pagod. At dahil na din sa stress at pagod na naramdaman nila ay lumabas muna si Kalingap Edu at si Viancy para naman makapagpahangin at silang dalawa lamang ang nandun. Sa atin. Kanyang sa atin? Sa atin mo. Sa atin? Sige. Sabi mo. I had a feeling that you're falling in my heart. And then... Malin. In my days, showing me my direction, coming to me and giving me inspiration. And I ask for more from you, my dear. He has mine in your heart. Kasama mo yun dun? Kasama yun dun? Wala, joke lang mo yun. Dawa.
May extra ka. Nag-request na naman daw ang mga viewers na kumanta si Fiancy dahil miss na nila ang ganda ng boses na ito. At lalo namang pinasweet ni Kalingap Edu ang moment dahil sinabayan niya si Fiancy sa pagkanta na para bang hinaharana niya ito. Palagi niya na lang kinakantahan si Fiancy para naman ma-feel niya na special to para sa kanya. Napaka-sweet talaga nila at napakabait ng tambalang ito kaya maraming sumusuporta. Kaya naman, sana ipatuloy natin silang suportahan at mahalin si Fiancy, si Kalingap Edu at ang Kalingap Team. Yun lamang at maraming salamat sa panonood. Abangan natin kung magkakatuluyan ba talaga si Kalingap Edu at Fiancy. Hanggang sa muli! Bye!